Welcome to this InDesign tutorial. In this time, gagawa po tayo ng isang simple project. Gagawa po tayo ng recipe book. At sa tutorial na ito, ipapakita po natin kung ano yung mga dapat nating i-consider, dapat nating i-prepare bago po tayo mag-layout ng isang recipe book sa InDesign. Okay, so gagawin po natin yung ating project, yung ating recipe book sa InDesign. Huwag kayong matakot kapag bago pa lang kayo gagamit ng InDesign kasi napaka user friendly ni InDesign. At kung susundan nyo lang po yung ating tutorial step by step, check makakabuo kayo ng isang recipe book. Okay, bago tayo mag start mag layout, kailangan natin i-consider muna yung size ng ating project. Ano ba yung size? Ibig ko sabihin yung size ng papel. Saan natin ipiprint? Kailangan, kapag kinukonsider natin yung size, kailangan ito ay available sa market. Meron tayong mabibilhan. At ganun din, available din yung ating printer na mag-print ng ating project. Meron tayong pwedeng mapaprintan ng ating project. Okay, ano ba yung kailangan natin i-prepare bago mag-layout? Okay, tapos na tayo sa size ng papel. Alam natin kung ano yung size natin yung papel. Ang susunod ay ipiprepare natin, syempre, yung recipe. Then yung images, yung images na gagamitin natin, yung mga pictures. Okay, doon sa pictures, kapag naghahanap tayo ng picture o gagamit tayo ng picture, dapat ito ay sharp, dapat malinaw, dapat buhay na buhay, para attractive yung ating recipe, katakam-takam, ika nga, Okay, tapos kapag kukuha tayo ng picture sa internet, for example, dapat i-credit natin, lagyan natin ng credit yung may-ari ng picture. Okay, so mag-start na tayo ng layout. So gagawin natin sa InDesign yung ating project. Ang gagawin natin ay punta tayo sa file. Okay, alam natin kung anong size. Yung gagamitin ko na size ay kalahati ng long. Kasi yung long available naman sa market natin. Okay, file, new, punta tayo sa document. Okay, so millimeter yung ating nakalagay dyan. Okay, ang gagawin natin legal half. Legal ay yung long, legal half. Okay, then yung orientation natin ay portrait. Okay yan, click natin okay. Okay, punta muna tayo saglit, punta muna tayo, i-format muna natin saglit yung ating page, punta tayo dito sa kanto. Okay, right click natin dyan, gawin natin inches para may familiar tayo dun sa unit na ginagamit natin, inches. Okay, inches. Okay, so yung long na available sa market sa atin dito sa Pilipinas ay 8.5 by 13. International kasi 8.5 by 14. Sa atin, 8.5 by 13. Ngayon, ang gagawin natin, kalahati, since kalahati siya ng long, so 13 divided by 2, equals ay 6.5. Kaya ulitin natin, file, so tayo sa document setup. Okay, yung width natin ay hindi 7, palitan natin siya ng 6.5 inches. Portrait. Okay, so ito na yung ating document, Okay, ang susunod natin i-set up ay yung ating margin, Okay, punta tayo dito sa A-Master. So, A-Master, okay, double click natin yung A-Master. Then, punta tayo dito sa layout, margin and columns. Okay, para safe tayo, kasi yan yung edge ng ating size, edge ng ating document, kailangan hindi tayo didikit diyan, in case na magputol si printer ay safe yung ating mga text. So ang gagawin ko ay 1 inches. So gawin ko 1 inches yung kanyang taas, gitna, gilid at saka sa baba, so 1 inches yan, click okay. So dito ako gagawa, dito ako magle-layout. Dito ako magle-layout sa area na ito. Okay, balik tayo dito sa page 1, So lalabas tayo sa A-Master, punta tayo dito sa page 1. Double click natin yung page 1. Okay. Okay, so ito yung ating aking document, Okay. Right click ako, right click mo tayo, mag-add tayo ng pages, insert pages. Kasi kailangan natin ng pages. Okay, for example, lagay tayo ng 5 pages, insert pages. Okay, so meron akong 6 pages. Okay, punta tayo page 1.
Okay, mag-start na tayo ng mag-layout ano. Ang gagawin natin, okay? Start tayo ng layout. So ang gagawin natin, so may introduction. Okay? Introduction ng ating recipe book. Siyempre, meron 'yan ano. O di kaya table of contents muna ano. Okay, table of contents. Table of contents. Okay. Next. Ang next page niyan, tandaan natin ano. Ang table of contents natin ano. Table of contents. Okay, mamaya na natin i-format ano. Table of contents ko 'yan. Then yung likod niyan, yung page 2 niyan. Okay, punta tayo sa page 2. Okay, scroll down lang natin. Okay, scroll down lang natin. Okay, gamit tayo ng itong kamay na tool. Okay. So itong page 1, table of contents. Pagka nagle-layout tayo, yung likod ng halimbawa ng table of contents natin, wala na siyang kadugtong, yung likod niyan ay i-leave natin ng blank ano. Tandaan natin kapag gumagawa tayo ng chapter page, ng table of contents, ng foreword na walang na maiksi, na hindi naaabot sa likod yung kanyang continuation, dapat i-leave natin na blank 'yon ano, para professional tingnan yung ating layout. Okay? So, yan ano, i-leave natin diyan. Next, dito ay yung introduction ano. Okay, introduction. Okay, dito natin ilagay yung ating introduction. Introduction. Introduction ng ating book ano. Okay, lagyan muna natin diyan ano. Parang gumagawa muna tayo ng dami ano. Okay, next. Sa introduction, kung hindi siya abot sa likod, sa next page niya, okay, i-leave natin yan ng blank. Okay, then start na tayo ng ating, okay, dito tayo mag-start. Start na tayo, for example, ay recipe 1. Kung ano mang title yan, ano, recipe na kung anong bansa man yan, o recipe ng, ano ba yan, ano, kung soup man yan o dessert, kung yan ba yung mga ulam ano, depende sa atin ano, basta yan yung pinaka title niya ano. Okay, yan yung kanyang chapter page ika nga ano, sa ibang layout ano, sa ibang book. Okay, so nakagawa na tayo ng chapter page. Ang susunod niyan, tandaan natin yung chapter page niya na blank yan sa likod ano dito. Okay, dito to sa page 7. Okay, insert tayo. Dito tayo sa page panel. So, sa page panel, pag wala yan sa ating InDesign, ang page panel, makikita yan dito sa window. Page. I-check lang natin, ano. Okay. Ang gagawin natin, click natin page 6. Right click. Insert pages. Insert tayo ng 6 pages ulit. Click okay. Okay. Ayan na yung ating pages. Okay. Mag-start na tayo ng layout ng ating recipe book ano, ng ating recipe book. Okay, start tayo sa page 7. Okay, dito tayo sa page 7 ano. Okay, sa page 7, double click lang natin. Okay, dito na tayo sa page 7. Ito yung page 7 ano. Okay, yung unang recipe natin ano, punta tayo dun sa ating folder. Kasi gumawa ako ng folder, nilagay ko na lahat doon ng images at saka yung aking recipe na word file. Okay, buksan ko muna yung recipe ko na word file. Okay, ito na siya. Okay, ang una kong recipe ay yung chicken adobo. Okay, gagawin natin dyan. Click muna natin yan. Okay, hanggang dito sa nutrition facts. Okay, copy. Ito ay dami lang ito, ano, sample lang ito, ano, hindi talaga ito yung recipe na tunay. Okay, click natin dito. Then, go tayo ng text box. Ulitin natin. Para doon sa mga bago pa lang, ano, text box, type tool, then click, drag, oops, click, drag, click natin, hold natin yung mouse, then drag, then bitawan natin, okay, edit, paste, okay, so andito na yung ating recipe, ano, yung una nating recipe, okay, ang gagawin natin ngayon, ay gagawa tayo ngayon ng paragraph style at saka ng character style. Bakit tayo gagawa ng paragraph style at saka character style ano? Okay, para magkaroon ng consistency, ano, consistent yung ating format ng ating mga text. For example, yung size ng ating title, for example, yung chicken adobo, yung size niyan ay pare-pareho lahat ano. Lahat ng ating recipe pare-pareho yung kanyang format ng kanyang title.
the same thing dun sa kanyang description, dun sa kanyang preparation, sa ingredients niya at saka sa procedures niya. Pare-pareho yan sila yung format hanggang sa matapos natin yung layout. Kaya napaka-importante na gagawa tayo ng paragraph style at saka ng tinatawag nating character style. Ano? So ilabas muna natin yung panel ng paragraph style. Okay, punta tayo dito sa type. Okay, ay window, ano, window. Window, then punta tayo sa styles. Okay, paragraph styles. Okay, paragraph styles at saka character styles. Okay, ito. Pag nagawa natin to, ano, pag nagawa natin yung paragraph style at saka character style na ito, mabilis na nating magawa yung ating recipe. Okay, dito tayo sa character style, ano. Ang title natin sa character style natin siya ilagay, ano, character styles, ano. Sa character styles kasi, ito, ang ginagawa nito yung character styles. Na-explain na natin ito sa nauna natin mga video, ano. Ito yung ginagawa niya ay ipo-format niya yung isang word o di kaya isang sentence lang, ano. Pero pag marami na, for example, ay paragraph na yung usapan, paragraph styles siya, syempre, no. Okay, ang gagawin natin, okay, select muna natin, for example, yung adobo, chicken adobo, ano. So, character style, mag-new tayo, click natin ito, new, okay, ito na siya, double click natin siya, lagyan natin ng, for example, title. Okay, so, ipo-format na natin, ano, basic format, dito tayo. Font, family font, size niya, for example, ay 30, okay, so medyo malaki, 24 lang siguro, ano, 24, okay, then, okay, so meron tayong title, description, okay, description niya, ano, yung description niya, dito tayo sa paragraph style gagawa, so dito sa paragraph style, click natin new, double click natin yan, okay. Okay, description. Then, yung ating basic. Okay. Gawin natin siyang mga 10 lang. Okay. 10 lang siya. Tapos, yung kanyang justification, yung kanyang indent. Okay lang yan. Wala natin lagyan ng indent. Depende, ano. Pwede natin i-format, ano. Sa nauna nating video, pwede natin explore yung paragraph style na ito. Okay. Click okay. So, meron tayong description. Next ay yung preparation time. O pwede na rin siyang gawing description, ano. So double click natin dito. Double click natin description and preparation. Okay. Click okay. Then ingredients, ano. Dito sa ingredients, ano, medyo naka-bold yung ingredients, ano. So paragraph style tayo ulit, ano. Paragraph style, o di kaya pwede natin gawin sa character style, ano. Okay, new character style, lagyan natin dito ingredients tapos and procedures. Okay, so yung ingredients and procedures natin, itong procedures at saka ingredients, pareho, ano, pareho sila ng format, ano. Okay, double click muna natin. Okay, basic format. Nakalimutan na yung format. Okay, ang gagawin natin, style natin, gawin natin bold. Okay, size natin, gawin natin 12, ano. Click, okay. Okay. Next, ang gagawin natin dito naman sa mga ingredients. So, ito, paragraph natin to kasi marami to, ano. Okay, select natin, new tayo, new paragraph style. Double click, lagyan natin ingredients. Okay. Okay, basic format, okay, regular. Gawin nating 10 o 11 o 10, ano. Tapos kung gusto natin lagyan ng for example ng bullets and numbering. Pwede naman, ano. Click natin bullets and numbering. Click natin yung list, okay, bullets. So nandiyan siya. Pero maganda wala na, ano. Maganda wala ng bullets, ano. Okay, none, ano. Tapos i-indent lang natin ng konti, ano. Okay, dito sa indent and spacing. Okay, left indent. Lagyan natin ng value. So, yan na. Nakikita natin gumagalaw rin, ano. Okay. Then, click okay. Okay, so ito na yung ating ingredients, ano. Okay, si procedure. Gawin natin, i-select lang natin si procedure. Then,
Click natin sa character style procedure, ano, same format na yan sila. Okay, dito sa ating procedures, ano, okay, dito sa ating procedures, ano, meron ang sa InDesign, ano, okay, dito muna tayo sa selection tool, ano, sa InDesign, pag meron nakarad yan, ibig sabihin may kadugtong pa yan, ano, may kadugtong pa yan siya. Kaya ang gagawin natin, click natin yan siya, lagay natin sa next page, okay, next page, okay, next page natin siya ilagay dito, okay. Next, gawa tayo ng paragraph style para sa procedures, ano. Okay, click natin muna yan. So, for example, ito. Then, gawa tayo ng paragraph style. Okay, click natin new. Double click natin paragraph style 1. Lagay na procedure. Procedures. Okay, basic format. Gawin natin 10. Tapos, i-indent natin siya ng katulad ng sa ingredients. Then lagyan natin siya ng number, ano, kasi siya procedure, ano, parang step 1, step 2, ano, okay, bullets and numbering. Okay, tayo numbers. Okay, so yung numbers niya, format niya, so 1, 2, 3 lang, ano, okay lang yan, ano. So dito tayo sa bullets, position, ano, yung position niya, left indent. Okay, oops, baka natin, minus. Then to sa first line indent, bawasan natin, oops. Idikit muna natin dito, idikit muna natin. Then saka tayo magbawas dito sa taas. Oops. Baliktad. Balik tayo. Okay, dito tayo. Sa baba. Oops. Okay, bawas na pa natin. Okay. Then dito sa spacing, indent and spacing. Okay, space before, maglagay tayo ng value para mahiwala yung 1 saka sa 2. Okay. Click okay. Okay, so meron na tayong procedures, ano. So yung kadugtong niyang procedures, select lang natin 'yan. Then procedures. Okay. Okay, dito tayo sa kabila. Okay. Procedures pa rin 'to. Okay. So nutrition facts. So nutrition facts, ano, gawin lang natin 'to, ano, pwede siya diyan. Then yung kanyang content ng nutrition facts, facts natin, pwede natin gawin, ilagay na lang siya sa description. Okay, so meron tayong character style at saka paragraph style, ano. Pag nagawa natin yun, mabilis na natin gawin ito. Okay, zoom out muna natin, control minus. Okay, control minus para ma-zoom out natin. Okay, so dito na tayo mag-start mag-layout, ano. Okay. Siyempre, save muna natin. Save. Okay, sample project. Sample project. Okay. Huwag natin kalimutan mag-save palagi, ano. Okay. So ito na yung ating recipe, ano. Okay, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko siya sa facing pages, ano. Okay, facing pages, ano. Kasi okay, facing pages. So, ibig sabihin, nilipat ko siya dito. Okay. Nilipat ko siya dito. Then, ito yung kadugtong niya, ano. Facing pages, ano, yung menu, ano. Ay, yung menu, yung recipe natin, ano. Okay. So, ito na. Okay. Start tayo, ano. So, meron tayong paragraph at saka character styles, ano. Mabilis na lang ito. Okay. So, na-format na natin. Chicken adobo, yung... Okay, ang gagawin ngayon natin, next, ay maglalagay tayo ng picture. Okay, and then natin to konti, procedure, okay. Lagay tayo ng picture. Okay, ang paglagay ng picture sa InDesign, punta tayo sa file. Okay, place. Saan ang place? Okay, place. Sa keyboard shortcut ay Control D. Okay, place. Tapos hanapin natin doon sa ating folder kung saan tayo nag-save kanina, ano, ng ating pictures para sa ating recipe project. Okay, add chicken adobo. Ito, adobo, chicken. Okay, click, okay. Okay, click, drag. Click, drag. Okay. So, ito na siya. Okay, yan na siya. So, ilalagay natin, ano, ilalayout natin, ano, depende kung saan natin ilalagay, ano. Okay, pag-resize ng image, ganito. I-click natin yung image. Then, i-hold natin yung shift control sa ating keyboard. Tapos, batakin natin sa kanto. Ano, ganyan mag-resize ng image sa InDesign.
Okay, pwede nating isagad dito. Or pwede nating isagad dito. Then bitawan natin yung keyboard keyboard niya, shift control. Then select natin, pwede nating i-crop. Okay, pwede nating i-crop. Okay. So ayan na. So ganoon lang kasimpleng gumawa ng recipe book, ano, nandiyan na siya. Naka-format na, naka-format yung ating text, yung ating mga text sa ating document, ano. Okay? So yan ano. Gawa tayo ng isa pa. Okay, dito tayo next page, ano. Next page. Ang susunod na recipe natin, for example, ay pork humba. Okay, click natin hanggang sa okay. Right click lang natin yung ating Word file, copy. Punta tayo dito. Then gawa tayo text box. Okay, type tool. Okay, click natin. Click, hold the mouse, then drag. Okay. Then edit, paste. Okay, selection tool. May kadugtong pa kasi, click natin yung red, then click, drag. Okay. So ganun lang ano. So ito na, mabilis lang ito. Type tool. Okay, type tool. I-select natin yung pork humba, yung title. Punta tayo dito sa title. Click na natin to title. So, yung format. Click natin to description. Okay. Description. Click natin yung preparation. Okay. Description and preparation. Okay. Ingredients. Okay, yung ingredients. Okay. Ito yung title ng ingredients. Ano? Okay. Then, enter muna natin. Okay. Tanggal natin to. Okay, dito sa ating ingredients. Ingredients. Okay. Okay, click natin to. Enter. Procedure. Oops, procedure. Dito, click natin yan. Then, yung ating procedure. 1 hanggang 7 dito. Then, click natin procedures. Okay. Nutrition facts. Pwede dyan. Okay. Ito ay ano bang ginamit na description. Okay, so mabilis na ano. So naka-format na ano. Ang format na yan, yung size, yung space between ng lines, pareho yan dito. Okay, consistent yan hanggang sa matapos yung ating project. Basta't meron tayong character style at saka paragraph style. Okay, lagay tayo ng picture uli. So ang gagawin natin, lagay tayo ng picture uli. File, place. Okay, humba, open. Okay, click, drag. Okay, so ito na ano, pork humba. Click, drag. Okay, so may mga case na ganito mangyayari sa atin, ano. May mga case na sa ating layout merong mga bakante. Okay, may mga bakante, may mga bakante dyan, ano. Pwede tayong maglagay ng iba pang image dyan. For example, pork humba, ano. So naisip natin pork humba, so pwede tayong mag-insert ng image dito, ano. For example, pork na fresh, ano. So punta tayo sa internet kung wala tayong picture, tapos search natin kay Google, sabihin natin fresh pork. Okay, meat. Okay, click natin. So images tayo, images. Okay, sa pagkuha ng image, ano, sa pag-copy ng image natin dito. Okay, ito yung gagawin natin. Hanapin natin yung image, syempre yung malinaw dapat. Then hanapin natin yung white background. Yung puti lang yung background niya. For example, ito. Or ito. Okay, click natin. Yan. Okay, nasa shutter stock ano. Okay, pwede nating, so pag tinapat natin yung mouse, nandiyan yung kanyang size, ito yung kanyang size. Mas malaki yung size niya, mas sharp ano. So hanap tayo ng iba pa ano. Okay, for example, ay ito. Okay, mas malaki siya, no? Okay, gawin natin. Oh, ito, mas maganda ito. Pahaba, ano? Fit siya doon sa ating layout, ano? Oops, medyo maliit. Okay. Ito. Okay. Okay, right-click natin. Save image as. So doon sa ating folder, punta tayo sa folder, save natin doon. Okay, ito ay para doon sa Humba 2. Save, ano, wag natin kalimutan i-credit, ano. Wag natin kalimutan i-credit yung ating yung may-ari ng picture, ano. Okay, balik tayo dito sa ating InDesign. So Control D.
Lagay tayo ng humba to ano, open. Okay, open, click drag. Okay, click drag. Okay, ito siya. Oops, ando natin. Okay, taas lang natin ng konti. Then right click, arrange, send to back. Okay, send to back natin ano. Okay, so yan siya ano. Pati baba ng konti. Okay, baba ng konti para makita natin yung text ano. Okay, so pwede ano, pwede tayo nagdagdag ng ganyan ano. Hanapin na natin yung white background para hindi na tayo mahirapan. Okay, nagdagdag tayo ng ibang element. Elements, ano, pwede tayo magdagdag ng iba pang elements dito sa ating layout kapag mayroong mga bakante na space ano. Kung gusto natin maglagay pa tayo dito ng ano ano, ng for example ay onion ano. For example ay search natin red onions. Okay, images. Okay, red onions. Ano tayo ng white background. Okay, yung slice ano. Click natin slice ano. Okay, slice. Okay, for example ay eto. Okay. So hanapin natin ano yung if hangga't posible ano yung onion, yung onions na natural din ano. Tapos wala siyang watermark ano. Okay, hanap tayo ba pa? For example yan ano. Right click, save image. Okay, save. Then for example, control D, place, open. Click drag. Okay, right click, arrange, send to back. Okay. Okay. Ayan, yan. Okay. So, meron na, kompleto na no yung ating recipe ano. So, depende sa ating layout ano, depende sa ating layout kung paano natin i-position yung ating image at saka yung ating text ano. Ang gagawin natin, punta tayo dito sa internet kung wala hirapan talaga tayo. I-search lang natin ano, lagay natin na for example ay recipe book ano, design ano, recipe book design. Okay. Ayan ano, makita natin yung iba-ibang sample ng recipe book ano. So kukuha tayo ng idea dito at pwede nating i-apply dun sa ating project ano. So, iba-iba ano, depende sa atin kung ano yung gusto natin ano. Pwedeng ganyan, ganda ano. Ito. So depende sa atin ano. Ayan ano, kung makita niyo recipe book. Okay, so pwede nating i-apply din, gayahin dun yung concept na yan, gayahin i-apply natin dito sa ating recipe book na ginagawa ano. Okay, gawa pa tayo ng isa pa ano. Isa pa ano, gawa pa tayo ng isa pa. Okay, punta tayo dito uli. Ulitin natin para ma-master natin ano. Pag na-master na natin 'to, mabilis na lang 'yan. Okay, select natin 'yan. Okay, right click, copy, tapos InDesign. Okay, type tool, click drag. Okay, edit, paste. Okay, selection tool, yung kadugtong niya, itapat mo natin dito. Okay, then ito na, fresh lumpia. Okay, title. Okay, yung kanyang description. Okay, pati ito description pa rin yan. Ingredients, title ng ingredients. Okay, ingredients yan. Okay, oops, ingredients, then procedure. Procedure. Okay, ingredients, procedure ano. Then ito ay description. Ito ay okay. So may mga case na ganito naman ano. Yung ating title ay medyo mahaba at gusto natin napakalaki kasi ng space between two lines ano. So ang gagawin natin diyan, select lang natin siya. Pwede nating i-edit yung title ano dito sa ating character style. Double click lang natin. Then advance. Okay, pwede nating bawasan. Okay, bawasan natin yung title para oops, bawasan pa natin. Okay, click okay. So ganyan yan. Pag inedit natin yan dito, pag inedit natin yan dito, okay, lahat yan magbabago ng size ano. Lahat yan magbabago ng size ano. Kaya mas maganda talaga gawin natin yan, yung ganyang mahahaba,
pwede natin gawin yan dito sa paragraph style. Okay, undo natin. Undo muna natin. Okay. Okay, dito. Okay, gawa tayo. New. Paragraph style. Okay, basic. So, 24. Dito kasi natin, ano. Okay, indents, ano. And spacing, ano. Okay, dito sa spacing, space before. Okay, dito yan sa... Okay. Okay, dito sa basic ano, leading. Okay. Oops, bawas natin konti. Click okay. Tapos double click natin, nakalimutan na i-rename. Title. Title na mahaba. Long. Okay. Okay. So, lahat ng title na mahaba, click natin yan. Dito tayo sa paragraph style, ano. Title long, ano. Diyan natin, ano. So, pwede yan, ano. So, ganun ang paggawa, ano. Dito, ano. Pwede nating ibaba. So, natin, ibaba natin. So, si procedure, ipasok tayo dito sa kabila. So, lagay tayo dito ng control D. Pwede tayo maglagay ng fresh lumpia. Fresh lumpia. Okay, open. Okay. Oops, shift control, liitan natin konti yung ating fresh lumpia. Okay, ganyan. Then right click, arrange, send to back. So pwede natin bawasan. Okay, si fresh lumpia. Then control, hanap tayo ng image uli. Ano bang ano nitong fresh lumpia na to? Control D tayo. Ito pa. Okay, open, click and drag. Okay. Fresh lumpia. Then, pwede tayo maglagay pa ng isa. Lagay pa tayo ng isa. Pwede lagyan pa natin ng kumba, ano. Click, drag. Okay. So, depende, ano. Pero dapat, ano, yung image na ilalagay natin ay connected din dun sa ating recipe, ano. So, yun lang paano gawa, ano, paano gumawa ng ating recipe book sa InDesign, ano. Ngayon, natapos natin i-layout, ano yung kasunod. Okay. Siyempre, huwag natin kaligtaan ano, yung ating introduction, yung recipe niya, yung title niya, introduction, saka yung table of contents. Ano. Okay, yung table of contents, ano, sa yung table of contents, ano, pagka gusto natin maglagay ng pages, page number, ano, dun sa ating recipe book, punta lang tayo dun sa ating tutorial, ano, dun sa ating YouTube channel, yung Upstrain, may ginawa ako doon kung paano maglagay ng page. Okay? So, dito sa may, explore natin yung mga video natin doon sa ating YouTube channel na Upstrain, ano, meron doong page numbering, ano, page number, kung paano gagawin yung page number sa InDesign. Okay? Nandyan yan, ano, page number, explore natin lahat ng InDesign tutorial. Nandyan yan. Okay? Ito, managing pages part 2. So, managing pages part 1, part 2, at saka part 3, makikita natin dyan kung paano maglagay ng page number sa InDesign. Okay, balik tayo dun sa ating okay, ito yung ating layout. So, tapos na. Siyempre, save natin. Save. Ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa file. Export. Okay, export. So, export natin siya as PDF. Okay, sample project, PDF. Okay, title natin. Sample project, recipe. Okay. Then, save. So, all. Check natin yung all. High quality print. All high quality print export. Okay, may overtext daw siya ano sa page 11 ano. Okay, so cancel muna natin, may overtext sa page 11, punta tayo sa page 11. Okay, page 11. Okay, ito yung overtext na tinatawag niya ano. May text na kadugtong na putol ano. Kaya ang gagawin natin niya, ihatake lang natin ito. Wala naman pala ano. Ibig sabihin, nandito yan ano. Ayan, ito siya. Nag-warning si InDesign, napaka-sensitive ni InDesign sa mga ganyan, ano. So, napakaganda yan, ano, positive, ano yan, ano, para ma-warning din tayo, ano. Okay, dito makikita natin yan, okay, file, export tayo. File, export, okay, sample project recipe, save. Okay, high quality, range, all, okay, export. Okay, so i-export natin, yung output natin ay PDF. Okay, para kahit saan, ano, pwedeng ma-open, ano. Kaya pumunta tayo sa desktop.
sample project recipe. Okay, click natin. Tingnan natin yung ating natapos na project. Okay? So ito na siya. Zoom out natin, minus. Okay, ito yung page 1. Okay, para makita natin yung exact view ng ating project. Punta tayo dito sa view. Okay, view. Okay, page display, 2 pages view. Okay, 2 pages view. Okay, ito yung page 1. So ayan siya. Page 2 blog bakante, introduction natin lagay natin diyan, recipe 1, yung recipe 1 ito yung ating chapter page ano. So title ng ating yung ating recipe ano. Okay, ito chicken adobo. So ayan na siya ano. Kung ano nakikita natin, yun yung lalabas sa print. Okay, yung facing pages niya na tinatawag. Okay, ito yung left hand page, ito yung right hand page ano. Okay, baba tayo, ayan na siya. Then baba pa tayo, ayan na siya ano. So makikita natin yan ano. So pwede na pagka nagawa na natin ito, pwede na nating i-print. Pwede nating i-print, dali natin sa printer at makita natin yung ating final output. Okay, so balik tayo dun sa ating okay, InDesign. Okay, ito na yung InDesign. So ganun lang kadali ano, gumawa ng recipe book sa InDesign. Basta ang gagawin na natin, ang sikreto lang naman dyan, yung paragraph style at saka yung character style ano. Magawa natin yan, napakabilis natin gumawa ng recipe book. Okay, kahit ilang pages yan, gawin natin, click natin yan, insert, right click, insert pages lang tayo. Okay, so kapag may mga tanong pa tayo, pwede tayong pumunta dun sa ating channel at pwede tayong mag-post ng comment doon at ilagay natin yung mga tanong natin kung meron tayong hindi maintindihan, ano, gustong malaman, pwede tayong feel free to post ng ating mga comment doon sa ating YouTube channel ano. Pwede kaya pwede nating panoorin din yung iba pa nating InDesign tutorial ano. Baka nandoon yung sagot sa ating tanong ano. Pwede kaya dito sa playlist. Okay, dito sa InDesign, so sa playlist yung ating InDesign, lahat ng InDesign tutorial ay nandito. So i-play lang natin ano, hanapin natin ano, baka nandiyan na yung sagot sa ating mga tanong. Okay, thank you for watching and please subscribe sa ating channel Upstrain. Marami pong salamat.